Hello mga kaibigan. Ating kukunan ng video yung mga namimitas na natin. Good morning sa inyo, mga kaibigan. Yan ay naka-ano? Oh. Live yan. Hindi ito live. Ating ipi-premiere so. So good morning. Hi, morning lang yan. Ating kukunan ng ano at harvest time eh. Actually, pangangatlong harvest na namin ito ni Wing. Si Wing itong kaibigan natin na kasama natin sa co-op. Eh. Pinapakyaw niya to. Wala nang ibang makakabili. Pinakyaw niya na talaga hanggang sa maubos. Na. Kumusta naman ang pag presyo, ano Wing? Kumusta naman ang presyo ng ating ano? Okay naman. Oo. Ang ginagawa namin dito mga kaibigan, hindi namin ganong pinagugulang kasi para malutong, manamis-namis. Para at least mabilis sa market. Eh, kami naman nito ni Wing eh. Sabi ko, bahala ka na dyan. Discard ka mo na yan. Oh. Ayan. Ayan, nag-harvest sila. Nag-harvest. Ayun naman yung kasama namin sa cooperative. Ano siya? Miyembro siya ng election committee sa aming cooperative. Magkasama sila ni partner. Ayan. Ah, ito naman si Wing auditor namin ito. Ito ang kaya nga dinidikitan ko to eh, auditor. Oo. Oh, may pera ko op eh. Ah, joke lang. Ayan, tingnan natin yung bandami na pag-harvest nila. Ang ganda-ganda po ng tanim ni Kuya David. Ayan. Ang ganda. Nakachamba rin ng ano eh. Ang dami pong bunga. Actually, pangatlong harvest na namin to. sa sunod, baka ektarya na, no? Mm-hmm. Tinesting namin lang sa ganito kaliit na, no? Ewan ko kung... Ibibinta ko sa ano, kung saan-saan. Na hindi na nakayaan dito ng gulay. Sa baryuhan. For the meantime, marami po sa mga tao lang dito sa aming ano sityo. Marami rin kasing ano rito eh. Mga tao. Marami naman. Tingnan natin dito. Sa banda rito. Ayan o, mga kaibigan. Maliit lang naman to. Parang ewan ko kung may 150 square meters lang siguro itong kinatataming ni Manat. Oh, 200 square meters. Actually, itong ano na to, itong area na to, mga kaibigan, bali nasa mahigit 3 years na naming tinataniman to. So, ang ginagawa ko lang, pag halimbawa, nagtanim, eh lalagyan ng compost kasi gumagawa tayo mga kaibigan ng compost gawa ng pagka hindi mo nilagyan ng compost unang-unang nauubos yung calcium at saka yung kanyang magnesium, yung boron saka iba't ibang mga nutrients sa lupa na kailangan ng halaman. So doon sa natural composition na ginagawa natin doon sa ating vermicompost ayun, na ibabalik uli. Siguro the following years, dadamihan na natin ng compost para at least sa mas maraming compost, mas maganda yung iyong mga tanim. Secondary na lang yung mga fertilizer na inilalagay natin. So, partial-partial lang ulit tayo dito, mga kaibigan, sa pag-harvest nila. Ganda oh. Hmm. Ang dami talaga. Daming bunga no? Malimit kasi ang tanim niyan eh. Ang talagang distance niyan siguro mga 6 inches. So dahil maliit nga yung area natin, limitan natin. Parehas din naman ano, di ba, Wim? Madalang, malimit.
Parehas din. Kaya nga, kukunsyo. Limitan mo na lang. Tapos, yung abono lang doon na lang magkakatalo sa abono, mga kaibigan. Sa hydroponic niya. Oh, sa hydroponic, pag nakakita kayo ng hydroponic system, yung nutsol, mga kaibigan, ang hydroponic ay nutsol lang ginagamit. Tubig lang, mga kaibigan. Oo, hydro. Yung kay ano, kuya? Hmm. Yung kay Negro? Sa dito? May hydro si Negro, ah. Doon, no? Sa may kanal. Ah. Sa may kanal, kuya. Ay, hydro, ano hydro naman yun? Kinukunan niya ng ilaw. Hydro, electric. Yung hydroponic, yung pinatutubo yung halaman sa tubig. Ginawa na namin actually yun dito. Ito mga kaibigan, dati itong greenhouse. Tinaniman namin ng lettuce na hydroponic ang sistema namin. Kaso, ang mga Pilipino, mahina pa kumain ng ano, ng lettuce. May kumakain, ay kumukonsumo, pero maliit na porsyento, hindi siya pang business dito sa Philippines talaga. Mm-hmm. Hindi kagaya ng mga prime vegetable natin, halimbawa ampalaya, baguio beans, talong, eh kahit na ektarya ang itanim mo, kulang at kulang pa rin kasi nga, yun yung pangunahing binibili ng mga tao. So sa lettuce, eh, mayroong buyer ka pero hindi siya ganun ka lakas dito. Hindi kagaya ng ibang bansa, sila, sanay sila sa tinapay, ginagawa nilang palaman sa tinapay ang lettuce, kaya malakas doon ang lettuce. Sasanayin pa natin ang mga Pilipino na kumain ng lettuce, pero maliit na porsyento sa ngayon pa lang. Yung ano na yun. Dito naman mga kaibigan. Ito, familiar ba kayo? Siguro familiar kayo dito sa puno na to. Aywan ko kung sino ang nakakaalam sa ating mga kaibigan. Ay, ano, masarap din yan. Tinatanggal ang buto. Kadyos. Ayan, kadyos to. Ay, ano, oh. Actually, makakakuha ka ng binhi ng kadyos sa mga nagkakaingin. Ayan. Actually, source ng ano to, ng anong tawag dito, ng nutrients din. Yung pag kumain ka ng kadyos, para ka na rin kumain ng ano, ng meat. Diba? Ay, kaibigan. Ayan. Okay. Yung lagayan ng mayonnaise, tuka natin sa taas para at least makita natin yung mga nag-harvest natin. Harvest time muna kami ngayon. Matatapos ko rin lang magdilig, mga kaibigan, yung ating talong sa dito sa ano, sa baguio beans. So mga kaibigan, kung bago pa lang kayo sa aking channel at hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe my channel. At saka pindutin nyo mga kaibigan yung notification bell. Bell pala, hindi bill. Para at least sa more upcoming videos updated kayo about dito sa ating backyard farming. So, thank you so much mga kaibigan, and more power. Yan, okay.